So mag-unbox na naman tayo ng gaming mouse ngayon. This is the Kisona Aztec from Kisona. So guys, konting background lang ano. This is my first time experiencing a Kisona. So I think this is from China. So China brand siya na budget. And dito sa Shopee nila and sa website nila, ang Aztec is an ultra lightweight gaming mouse. So medyo ano na to, siguro may mga 3 months or 4 months na to nung nilabas. So this is a budget 3395 na 1000 Hz polling rate only. And then ang presyo niya is 2200, pero dito sa Shopee nila you can get this for 1800 or 1900, and then kung may voucher may less, I think 200 pa. Alright, so meron silang M600, yan, M600 na 53 sold. Mas maraming bumili ng Aztec, ano, 53 yung M600. Tapos yung latest nila is M617 8K. So kung gusto nyo ng higher polling rate, 4K, 8K, I think ito lang yung available na may higher polling rate. And then may office mouse na M101, tsaka meron silang glass gates. So without further ado, let's unbox this gaming mouse. So palas lang din to guys, 3395. Ito, bagong switch, 10 purple shell white dot. Ang haba. And then 1000 Hz sa Bluetooth is 125 Hz. And then it's a tri-mode, right? And then it's 500 milliamps, ang laki ng battery niya. Tsaka 55 grams. So tingnan na natin. Medyo ano no, ito yung mga ano, social na ano, social na box eh. Para sa 500 milliamps na ATRs, parang kulang ano. Ah, alam ko na. Siguro yung control unit nila medyo hindi ganun ka high-end. So tingnan muna natin guys ano yung nasa loob ng box, yung mga accessories niya bago natin tingnan yung mouse. So may kasama ng grip tape. O hindi rubberized yung grip tape niya, pero malambot ng konti. So para lang siyang vinyl. Vinyl ba tawag doon? So dito naman, of course, yung cable. Pitignan natin yung quality ng cable kung pwede siyang pang-wired. Okay, we have the manual. The adapter. Ayan, may kasamang adapter. As usual, makikita natin sa mga wireless gaming mouse. So, okay. Medyo malambot din siya guys. Pwede siyang gamitin I think. Pero hindi siya katulad ng Skyrox na makapal talaga yung cable. Ito pwede. Pwede siya gawin. So ayos naman. Ayun lang yung kasama niya. Okay. Check natin tong mouse. Oh, maliit. At may kabigatan. Okay. This is good for small to medium. Pero it's more on small. Yan, para siyang G-Pro Super Light na mini. Ito daw yung G-Pro Super Light mini eh. Ganun din yung design sa shell niya. It's basically a Super Light mini or Super Light clone na shape. So inspect muna natin ng mabilisan. Maganda yung scroll wheel niya, walang roughness. Maganda yung button niya. Okay, yung button niya medyo malambot. It's good. Tsaka maganda yung tactility niya. Tapos, napapansin ko dito, sa baba, transparent, ano? Semi-transparent siya. Galing. And then, yeah, very familiar yung, ano, yung design. Mukha siyang Attack Shark. Parang ganun. Hindi namang transparent. Tapos, medyo maraming sticker. And then, dito, nandito yung packet ng storage ng USB receiver. Tapos nandito yung DPI. And then dito yung mode. Ito yung toggle switch niya kasi tri-mode siya, kung wired or wireless. And then black yung skates. Tapos nandito yung yun, hinila lang siya. So dinudukot lang siya. So at least meron na do. May storage din. Okay guys, so as advertised, it's a 55 grams pero actual weighing ko is 57. So medyo malaki yung ano no, yung patong.
55 and then 57, parang 1.5. Ito with the USB 1.6. So mabigat siya pag kasanan dito. Pag nasa loob, okay, 57 nga talaga. So okay pa rin 'yan basta under 60. So mga 62 bababa, magaan pa rin naman 'yan. Tingnan pa natin. Okay yung curves niya. Okay, medyo aggressive ng konti, no? Medyo ayun, no? Medyo malalim yung curve niya dito sa bandang middle. Okay, testing natin grip. Oh. Yeah, it's claw. It's claw and palm. Claw and palm grip. So 19 by 10 ang sukat ng kamay ko. So kaya ko naman mag claw and palm grip. Pwede rin siyang pang fingertip since manipis or narrow yung sides niya. And then yung hump niya, aggressive siya dito sa may bandang gitna. So hindi siya dito sa may likod, no? Hindi katulad ng Skyrox. Skyrox nasa likod eh, yan, no? Yung hump niya nandito sa likod banda. Unboxing impression din tayo sa Skyrox, and then right now tinetesting ko siya. So naka-setup na ako. So upload ko soon guys yung video dito sa Skyrox V8. Sobrang ganda nito. So meron siyang protective na plastic sa skates niya. Kailangan niyong tanggalin 'yan bago niyo gamitin. Yan, baka kasi yung iba ano, hindi alam eh. Masabihin bakit ang bagal ng mouse. So ito tanggalin na natin. This is I think good enough for the price, 1,800. And then later on tingnan pa natin yung specs niya, ano. So mag-glide test muna tayo saglit. Okay. So medyo malakas ang ano, ang stopping power niya. Well, that's basically normal since i-brake in pa to. No, isang laruan, dalawang laruan na ginagamit straight. Yan, mabibrake in pa yan. So black skates yan para at least maganda naman yung ano, yung aesthetic niya sa ilalim. And then oh, maganda yung side button ha. Ayos yung side buttons niya. Parang walang ano, walang pre-travel. Nice. Ganda. Very ano, very very snappy. Tsaka yung tunog niya hindi ganun kaingay. Sa Skyrox maingay. Yan o, matinis. Ito ang ganda ng tunog. May pagka-muted siya. So very satisfying side clicks. So itong primary naman, ito pala. Yan, yun yung tunog ng side niya. Side clicks. So ito naman yung main. Oh. Medyo mabigat. Medyo mabigat na mababa. Yung mababa yung tunog. Very snappy and tactile. Maganda yung tactility niya. Tsaka ano yung pre-post and pre-travel niya, parang very minimal. Ganda oh. Very solid and intact. Ganda. So, sa ano naman, clickable, wala masyado. And then, yan, makikita natin. Super light yung ano niya, no, grooves niya. So, hindi malalim yung grooves, pero meron para placement ng kamay. And then, lastly, the coating. Yan, last natitingnan natin yung coating. Okay lang. Hindi siya premium katulad nitong Skyrox ano ito kasi premium ang surface or ang coating ng V8 or parang 80k mga 80k mouse. Ito naman parang Attack Shark, parang ganun or parang Darmo Shark. Ganun siya. Not bad. For the price of 1.8 hindi masama to kasi ang ganda ng build oh. Ganda niya. Solid, very solid. Wala akong naririnig na creaking or walang flexing. Tsaka ano, mahalata, very solid yung ano, very rigid yung sides niya, yung pagka-build dito, maganda. So, parang tanke ano. Parang tanke. Centered naman yung weight balance niya. Mapapansin lang talaga natin na mabigat since naka 500 milliamps siya. Okay, pero pag hinawakan niyo na, okay na siya. Goods, ganda. Oh, hindi masyadong ano, hindi aggressive ang mga kanto nito. So makakapag-palm ka ng maayos, ng comfortably, and makakapag-claw ka
makakapag-glow ka din ng maayos. Okay? Lagyan mo na lang ng grip tape kung gusto mo. Alright, so tingnan pa natin. Before we end up, tingnan muna natin ulit itong sa website nila. So, ang MCU niya is BK3633. So, ang BK guys, mas lower siya sa mga Nordic, ano? So, hindi siya ganun ka, tawag dito ka, high-end. So, mas mababa siya. And then, 3395, goods na goods yan. Ang bago ngayon is 3950. Yun yung bagong PixArt. So, hindi natin makikita yan dito, syempre, kasi mas nauna tong nilabas bago lumabas yung 3950. Okay, ito yung switch niya, tas naka 500. Yan, kaya magugulat ka sa 500 milliamps, bakit 80 hours lang, ano, kasi dahil dito sa MCU niya. Kasi hindi siya ganun, hindi siya Nordic. Siguro kung Nordic yan, mas mataas pa. Okay, so supports up to 1000 Hz. So kung hindi kayo naniniwala sa higher polling rates, this one is good enough. Okay, so sa ano naman niya, hindi natin matesting yung ano, hindi ko muna matesting yung software niya. Pero sabi dito, customizable ang liftoff distance. Ayan, kaya niyang mag zero debounce, which is good. Pero syempre mechanical to. Expect natin na hindi ganun ka solid katulad ng ano ng optical. Iba pa rin pag optical, sobrang bilis nun. Pero okay na dito, syempre mechanical. Hindi naman talaga napapansin yung difference niya, no? Na yung mapapansin talaga natin, only machine can do that. Itong system lang. Okay? Tatlong color nito eh. This is white. Yan, ito yung white, tas black, tapos meron din silang red color. Yan, no, parang Attack Shark, ano? Parang Attack Shark X3. Okay, so maganda naman yung feedback. Iba-iba. So, website to eh, website-based kasi to. So, dito nyo makikita, dyan nyo mada-download yung software. Kung kailangan nyo yung software, syempre kailangan natin yung pang-adjustment, ano, ida-download natin na pan. Testing the mouse sa gaming. Alright guys, so I think yun lang para sa unboxing and impression nitong Kizona Aztec. I think for the impression rating para sa akin, I'll give it 4. Kasi nagbe-base tayo sa price point din and then sa build quality. Siyempre I have yet to test this kung goods pa siya o hindi sa gaming. And then guys, kung mahilig kayo sa mga mechanical keyboards, yan, meron tayong channel dyan. Kung hindi nyo pa alam guys, yun yung JTEC keyboards. Nandyan sa screen. Yan, mag-subscribe na lang kayo kung mahilig din kayo sa keyboards. Pero soon, baka mag-a-add na ako ng keyboard review dito ng mga mabibilisan. Yeah, mga fast review na syempre Tagalog sa mga keyboards na nire-review ko sa JTEC. And then, yan, mag-a-add na rin tayo ng ano, yung mga ibang gaming peripherals. Pero, syempre, naka-focus tayo sa mouse pa rin. Okay, i-add na lang natin yung mga yun. So, don't forget to subscribe, like, comment, and share na rin. I'll see you on the next one, guys. Thank you for watching. GG.